Di ho ba't pagmahal natin ang isang tao ay ating kinakausap? At kung minsan, kung hindi mo mahal, ayaw mong kausapin. O pag nagtatampo ka, kahit mahal mo pero may tampo ka, ayaw mong makipag-usap. Kunwari. Pero napakahalagang makita natin na yung isa sa pinakamaghahalagang bahagi ng pagmamahalan at pagmamahal, yung pakikipag-usap. How God speaks is important also for us to fully comprehend. Sapagkat dahil mahal tayo ng Diyos, kinakausap niya tayo. Kaya lang, naiintindihan ba natin? Nalalaman po ba natin kung nagsasalita siya sa atin o hindi? Marami po mga tao, kung minsan nagre-reklamo sila, sabi nila, parang hindi ako kinakausap ng Diyos. O kaya naman, dasal sila ng dasal, sabi, parang hindi sumasagot ang Diyos. But it's not true. God speaks. We only have to recognize that God speaks. God speaks, but do we hear? Ito po ang ating pagbubulay-bulay sa sandaling ito. How God speaks. Heavenly Father, we pray that you're going to be our speaker. Not your servant, but you, O God. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na daluyan ang iyong salita para sa aming lahat. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Sit on your throne of power. Let your glory shine in our midst. Bayaan niyo, Panginoon, na kayo po ang makita namin, marinig, mayakap. Kayo ang aming masundan. At sa pagsasalita niyo, Panginoon, nawa, makilala namin ang inyong tinig at kami sumunod. Sa ngalan ni Jesus, aming itinataboy ang anumang gawa ng kaaway o presensya ng mga masasamang espiritu at pagtatangka nila na agawin ang mayamang salita ng Diyos mula sa aming puso. At ang aming dalangin, banal na espiritu, kayo po ang siyang manahan sa amin. Puspusin niyo kami, bigyan niyo kami ng kakayahan na maarok ang lalim ng salita ng Diyos. Panginoon, mangusap po kayo sa simpleng paraan na hindi lang namin maiintindihan, kundi maisa sa pamuhay. Kayo po ang siyang manguna. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming hiling. Siya nawa. Paano po ba nagsasalita? Paano po ba nagpapahiwatig ang Diyos? Napakaraming paraan. At alam niyo po, ang Bible was written by Asian people, mga taga-silangan na mahilig sa mga talinghaga. Kaya kung minsan nagsasalita na ang Diyos, hindi pa natin maunawaan kasi talinghaga. Lalong-lalo kung masyadong yung mind natin na divorced from Eastern kind of thinking, Eastern frames. Because the Bible is an Eastern literature, it is best understood from an Eastern framework, yung Eastern thought. Kadalasan kasi sa atin, sa mga universities, ang pinag-aaralan, Western thought. May mga 6 units pa yan sa college nung araw, ewan ko lang ngayon. Kaya tuloy, nagiging frame natin Western. Kaya tuloy, kung minsan, hindi natin masyadong lalong mapalalim ang pangunawa sa Biblia, which was an Eastern literature written by Eastern people. Kung tawagin nga ang Jerusalem, di po ba Middle East? So nasa East talaga, silangan. Nasa Asia. How does God speak? Unang-una, God speaks to His people. Napakahalaga makita natin sa Biblia na kinakausap ng Diyos ang kanyang mga anak. Sabi sa Psalm 32 verse 8, tatagubilinan kita at ituturo ko sa iyo ang daang dapat mong lakaran, papayuhan kita at babantayan. Kung sa gayon, ang Diyos ay nagsasalita. Kaya lang kumisa ng salita ng Diyos ay hindi laging verbal. Parang sa inyo ring samahan ang kapwa-tao natin, nakakapag-talastasan tayo, we are able to communicate, sometimes not even using words. Kaya kailangan sensitive tayo at magaling makiramdam. Kaya nga, once more going to Eastern culture, na tayo kaya matatalas makiramdam kasi marami tayong non-verbal communication. At marami tayong mga talinghaga, yung mga sinasabing sa kabayo ang hataw eh, sa kalabaw ang latay. Yung pala eh, may pinagagalitan eh, hindi naman pala talaga yun ang pinagagalitan at ikaw. Eh kung ikaw na may manhid, wala kang kamalay-malay na hindi pala dapat namang yung pusa ang sinipa o yung lata o yung balde, kundi ikaw. Nararamdaman yon ng taong sensitive. That's why it is important that also, when God speaks, alam natin, kinakausap tayo.
Maraming paraan ng pagsasalita ang Panginoon. God speaks to His people, that's important, and God speaks through His Word. Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Alam na ng Diyos ang lahat, lahat, lahat. Hindi pa man nangyayari ang lahat ng iisipin at itatanong ng tao. At sinagot na niya yan sa Biblia. Akala nung iba yung Biblia ay ancient literature na hindi na bagay sa makabagong panahon. Ang hindi nila masyadong nauunawaan, yan ay sinulat ng Diyos na hindi na ikukulong ng panahon. That God is the same yesterday, today, and tomorrow. Therefore, ang sinabi niya kahapon ay sasabihin niya ngayon, ay sasabihin niya bukas. Ang bawal noon ay bawal ngayon, ay bawal bukas. Ang utos noon ay utos ngayon, ay utos bukas. Liban na lang kung sa panahon ng pagpapahayag ng Diyos sa Biblia mismo, may mga inutos sa Old Testament na iba na sa New. Hindi nagbago ang Diyos, siguro nagbago lang ang kanyang pakikitungo sa tao dahil nagbago yung sitwasyon ng tao. Pero yung kanyang diwa, yung kanyang ideya, yung kanyang kabanalan, hindi yung nagbabago. Kasi sabihin ng iba, makasado ka nung makaluma, nung araw pa yung ganyang bawal-bawal. Hindi ang Diyos makaluma, kasi ang Diyos hindi naluluma. Kaya yung salita niya, universal. Ang hamon sa ating lahat, makita natin yung mga napapanahon at mga makabagong lapat ng mga dating nasabi na. God speaks through His Word. Kumisan sa pulpit, okay? The Word of God is expounded. Eto ka naman, manhid. Sabi mo, ay salamat, sinasabi ng pastor. Say it, amen, amen, para madinig niya. Madalas tayo ganun. Ang dami-daming kumukuha ng ating mga message tapes sa mga bookstores, pumupunta rito sa ating church para kumuha ng mga message tapes. Kasi kailangan humadinig to ng kapatid ko eh. Kasi kailangan marinig to ng asawa ko eh. Kasi kailangan marinig to ng biyanan ko eh. Kung isang tinatanong ko, eh kayo ho, hindi nyo ba kailangan kayang marinig yan? Baka naman akala lang natin eh, para sa iba yun. Ang dalas ganun sa church eh. At sabi, ay salamat, titi, ay nandyan siya, salamat, nadidinig niya, mabuti na lang. Akala mo para sa iba ng para sa iba, hindi para sa atin. Ang salita ng Diyos, para sa ating lahat. Kasi kung hindi para sa inyo, eh hindi na lang na kayo dapat dumating. Ano kayo, usheret lamang? Na, pasok kayo, pero lagi kayo nasa pintot, hindi pumapasok. Dapat, lahat tayo, nakikinabang sa salita ng Diyos. Kumisan, anong message? Ganun, ay, dadaling ko ang biyanan ko. But the Word of God is not only for your biyanan, but for all of us. Iba-iba lang po ang lapat, iba-iba lang yung lalim ng application sa ating buhay. Pero hindi pwedeng hindi para sa inyo yung message sa isang araw. Kaya sabi natin, ano bang message? Ay, ayoko ng topic na yan. Pag ang Diyos nagsasalita sa atin, ibig sabihin, yung gusto niya ang dapat masunod. Total, siya ang nakaalam eh, kung ano ang dapat. God speaks through His Word. Kung sinasabi yung hindi yata ako kinakausap ng Diyos, siguro hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Siguro hindi tayo nagbabasa enough. O nagbabasa tayo pero laging, ay, inonote ko ito para sa biyanan ko ito, para sa kaibigan ko ito. Laging kala mo para sa iba. 2 Timothy 3:16-17, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapakikinabangan sa pagtuturo, pagsaway, at pagsasanay sa katuwiran upang ang lingkod ng Diyos ay lubusang mahanda sa mabubuting gawa. Lahat daw yan ay kinasihan ng Diyos. At kung kinasihan ng Diyos, binigyan niya ng pagpapala and anointing, it is good for all of us. God speaks through His Word and God speaks through people. Mahalaga din natin makita yon. Ang pinag-uusapan pa rin natin yung una, that God speaks to His people. How? Through His Word. At pangalawa, through people. Sa Biblia, alam natin, marami mga prophets ginamit ng Panginoon na magsalita sa Israel, sa buong daigdig. Sasabihin ng Panginoon, eto ang aking mga iniisip tungkol sa inyo, sabihin mo ito sa mga tao. So may mga prophet, may mga pinipili ang Diyos na ipapahayag niya sa kanya yung salita, tapos siya naman ang magsasalita sa mga tao at sasabihin, ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos.
Kaya madalas yung mga prophets, sabihin nila, matapos silang magsabi ng maraming bagay, halimbawa nananaway sila o nagagalit o nang i-encourage, ang ending at yan ang salita ng Diyos. That says the Lord. Pero syempre, kailangan namang ipagtanggol natin ang ating mga sarili sa ating mga kumisa na yung mga ilusyon na prophet tayo. O kaya, sabi niya, prophet siya. Tuwing nagsasalita siya, alam mo, kinausap ako ng Diyos. At sabi sa akin, ito. Anong sabi sa Bible? If what a prophet says does not come to pass, he is a false prophet. Kailangan yung prophet 100% right. Pag 99% lang, hindi siya prophet. Baka naman binangungot ka lang, sister, at sa iyong bangungot ay napagkamalan mo ang sarili mong prophet. Kasi nagmintis. Pag nagmintis, edi hindi prophet. Mabuti pa sabihin mo, meron akong conviction. At ay, baka nagkamali lang ng conviction. Pero sabihin mong, kinausap ako ng Diyos. At sabi sa akin ng Diyos ganito. Tapos mali pala. Edi hit and miss pala ang Diyos. So, God speaks through people, but through real prophets. God can speak through His apostles. God can speak through common people. Kaya, you must beware of satanic messengers. Yung mga kung ano-ano na nakausap ang Diyos, may anghel na kumausap sa kanya, ito ang gawin mo. Maaring totoo, pero maaari rin hindi totoo. At mas malaki yung posibilidad na baka hindi totoo. Dahil napakarami namang prophet. Titingin niyo sa Israel, kadalasan isa lang yung prophet o meron siyang mga underlings, mga trainees, mga naglilingkod sa kanya. Pero dito naman, kada kanto may prophet. Sobrang dami naman yun. Eh kung gustong kausapin ng Diyos sa isang bayan, ng isang lahi, eh ba't mo napakaraming pinadala? Ba't hindi ba kaya ng isa yun? Kaya dapat po tayong mag-ingat kasi marami ngayon ay naaabuso yung office of prophet. May nagte-training pa nga para maging prophet. Training ba yan? Siyempre, tinatawag yan ng Diyos. Di po ba? Although probably the discipline of the office of prophet may training involved, pero hindi naman pwedeng tao ang tumawag. Umattend ako ng seminar, paglabas ko, prophet na ako. At dahil may diploma na ako, okay, prophet na. Mag-iingat po tayo because in the end times, we will be enticed by seductive spirits. Aakitin tayo sa mga kahumahumaling at nakahuhumaling na mga turo. At syempre, kung ako naman ay biglang nasabihin, o ikaw, prophet ka na rin, hindi tuwang-tuwa naman ako, yung pride ko, yung ego ko ay na-touch. Kaya gustong-gusto ko rin yun. Kaya maraming mga self-appointed. We should beware. But hindi naman tayo dapat sobrang ingat na nagsasalita na nga ang Diyos sa kanyang duly appointed people ay ayaw pa rin natin makinig. Kaya dapat, para natin malaman, hindi ba God speaks through His Word? Then God speaks through people? Para malaman natin kung totoo yung sinasabi ng people, i-validate dun sa Word. Sapagkat hindi pwedeng sinabi ng Panginoon sa Bible na X, tapos sabi ng tao, pinadala ako ng Diyos, Y actually. E di naglalabanan. Espiritu ng Diyos ang nagpasulat ng Biblia, Espiritu ng Diyos ang tumawag doon sa propeta, tapos magkaiba sila ng sinasabi. Sa palagay niyo ba, kukontrahin ng Espiritu ang kanyang sarili? Kaya dapat, kung may turo ang prophet, dadalin mo sa Bible. Ay nako, Mr. Prophet, hindi kanya nang sabi ng Bible, kaya umuwi na kayo. Go home and plant some kamote. Para meron naman tayong mailaga pagdating ng panahon. Ang Biblia po ang pamantayan. Kahit anong pangarap at panaginip ng mga propeta, kaya ang panaginip nila black and white o colored o 3D, pag hindi pumasa sa Biblia, huwag niyang tatanggapin. Kaya God speaks first and foremost through His Word, and then through people. God speaks also through events. Sapagkat na wala namang hindi nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ang mga nangyayari o ang mga pinapayagan niyang mangyari, may mga pahiwatig. Kuminsan ang mga events, they confirm our correctness. Events may indicate our error. Ano yon? Pag meron tayong ginagawa, tapos puro na lang trouble ang bunga,
Hindi siguro yun ang gusto ng Diyos. Dahil alam nga namang sabihin ng Diyos, tatawagin ko nga itong maging misyonero. At pag sumunod na siya, hindi ko siya bibigyan ng makikinig sa kanya. Hindi ko siya bibigyan ng support o supporters. Papahirapan ko siya. Magkakasakit siya. Ganito mga mangyayari sa kanya. At buti nga sa kanya. Ganun kaya ang tawag ng Diyos. When God calls, God opens doors. Kaya dapat smooth. Kahit sa ministry, mga kapatid, meron tayong mga ginagawa na pilit, hirap na hirap. Siguro hindi yun ang will ng God. Or will ng God, pero wrong timing. Hindi naman kasi kung magusto ng Diyos, ibig sabihin gusto na niya ngayon eh. Baka bukas. Sabi sa Ecclesiastes, for everything there is season, and a time for every matter under heaven. Kaya titingnan po natin yan, sensitive tayo sa events. But, do not forget that Satan is very powerful up to now kasi hindi pa siya ikinukulong, that he can also engineer and design events to deceive us. Sasabihin sa'yo, ikaw naman ay babaeng talagang gustong-gusto mo ng mag-asawa. Ang unang dumaan dyan na nakapamulsa, yun ang kalooban ng Diyos sa'yo. Di po ba? E may dumang unggoy. Paano ka ngayon? Madalas mangyari yun. Yung bang event, pinapayagan natin na ma-deceive tayo ng ma-deceive. Paano po natin maihihiwalay yung event na galing sa Diyos at yung event na pandaraya? Through spiritual discernment. Kaya mahalaga ang tao, lagi nagdarasal. Laging humihingi ng liwanag ng Espiritu sapagkat napakamapandaya ang sanlibutan. Siyempre, sino po ba ang makakadaya? Halimbawa, nakakita ako ng mga, bakit lumaki ang pera? Yung pala nakalagay, play money. Kung hindi nakalagay na play money, baka madaya pati ako. Di po ba? Ano po ba ang nakakadaya? Di ba yung kamuka ng totoo? Pag nakakita ba kayo halimbawa ng play money na 1,000 pesos na kulay dilaw, hindi kayo madadaya nun. O korting bilog. Hindi kayo madadaya. Nakakadaya dahil kamukha ng totoo. Therefore, ang lahat ng pandaraya ng kaaway, kamukha ng totoo. Kaya napagkakamalan ng iba, na totoo. Ano ang protection natin? Una, knowledge. Kung alam natin yung salita ng Diyos, maraming pandaraya, immediately makikilala natin, pandaraya ito. Hindi ganito ang sabi ng ganitong verse. Di po ba? Pero hindi lang dunong. Spiritual discernment. Yun ay your gift. Hindi na pag-aaralan, hindi na, walang training ng school of spiritual discernment. Walang ganon. Kaya kailangan lagi po nating iniaasa sa Diyos, sa Espiritu ng Diyos. Pag gagawa tayo ng desisyon, sino ba? Si Ana, si Fe, o si Maria? Ang aking papakasalan. Pare-pareho ng mga katangian. Discernment ang mahalaga. Lalong-lalo, pag ang lapit-lapit, halos hindi nyo mapag-iba yung dalawa. Ano ba? Magpupunta ba ako sa Palawan o sa Mindoro? Magmi-missionary ba ako sa Africa o sa Australia? Magkakamukha halos eh. Ang hirap makilala kung alin ang alin. Kaya kailangan po natin discernment. God speaks through events. At ano pa po? God speaks to us tulad ng binanggit na through the Holy Spirit. God is Holy Spirit. Holy Spirit is God. At yung ministrations niya sa atin, discernment, knowledge, intelligence, lahat yan nagmumula sa Espiritu. Sabi sa John 14:26, ngunit ang mga aliw, ang Espiritu Santo, na siyang susuguin ng Ama sa aking pangalan, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. So, dalawang mahalagang ministers ng Holy Spirit, magpapaalala ng lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus. Kaya pagka meron tayong parang teaching na nadidinig at hindi naman yun ang sinabi ng Panginoong Jesus, ministry ng Holy Spirit na magsabi sa'yo, fake yan. Hindi yan galing sa anak, Diyos anak. Huwag ka susunod dyan. O kaya sasabihin sa atin, oo, mukhang totoo. Kasi 30% totoo at heto yung mga totoo, pero heto yung 70% na wrong.
Mahalaga ang ministry ng Holy Spirit sa ating buhay. We should pray that the Holy Spirit will always be with us. You speak with the Spirit. You fellowship with the Holy Spirit. Ang dami-dami nating sayang na nagagawa dahil mali eh. Kasi kulang ng guidance ng Holy Spirit. Pagkatapos pangalawang ginagawa, anong gagawin? Ituturo sa inyo ang lahat ng bagay. Gaano karaming bagay? Lahat. So anong kurso ang pag-aaralan ko? Ako estudyante, itinuturo yan ng Holy Spirit. Saan ako magpapatayo ng bahay? Kukuha ba ako ng loan o hindi? Sabi, lahat. Nagdadrive ako, anong ruta ba ang dadaanan ko dito o doon? Lahat ng bagay. Ganun kahalaga. Saan ko ba ipapasok na eskwela ang aking mga anak? Lahat ng bagay itinuturo ng Espiritu. Kaya napakasobrang napagpapala yung taong pirming bukas ang kanyang tainga at mata sa udyok, sa bulong ng Espiritu. Kadalasan naman po ang Espiritu kumangusap ay pabulong. Tapos si Satan, pasigaw ang lakas. Siya ang nakakakuha ng atensyon natin madalas. Kaya kailangan pag-iingat. Sa Acts 16:6-7, hindi ipinahintulot ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa lalawigan ng Asia. Kaya ang pinuntahan ni na Pablo at mga kasama ay ang buong lupain ng Phrygia at Galacia. Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, tinangka nilang pumasok sa Bitinia, ngunit ayaw silang payagan ng Espiritu ni Jesus. Nakita niyo itong intriguing verse na ito? Hindi po ba ang sabi sa atin, and you will preach the gospel in all of Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth? Pagkatapos eto ka, preacher, sabi mo, kahit saan dapat ako mag-preach, kahit kailan dapat ako mag-preach, kahit sinong kaharap dapat ako mag-preach. Pero ang sabi dito sa Acts 16:6-7, at hindi kami pinayagan ng Espiritu na mangaral dun sa lugar na yon. Pupunta na nga kami dito, sabi pa ng Espiritu, hindi dyan. Ibig sabihin, hindi ko mo preaching 24 hours a day, kahit kanino, kahit saan, kahit kailan, eh Spirit-led. Kaya maraming ang mga tao, walang tigil ng kapi-preach in terms of quantity, pero in terms of quality, wala namang nadadala sa Panginoon. Kasi hindi Spirit-led. Meron nga ako isang kausap eh. Nabalitaan niya na meron akong nakasamang isang tao sa isang proyekto na ilang oras ko lang naman nakasama. At ang busy-busy, ang dami-dami nangyayari, tanong agad sa akin, na-evangelize mo ba? Alangan mo ang busy-busy niya, bigla mo pinuloy. Repent. Siyempre, may timing din yan. Ngayon, baka naman magtago kayo dun sa talagang tinatawag na kayo ng Espiritu. Akala nyo pa eh, timing. Sakana. Dapat Spirit-led. May mga tao na sobrang yung fervor nila for the gospel, kahit sa pinakawalang ka-timing-timing na paraan, sige nang sige. Hindi naman declare lang tayo ng declare, dapat meron din tayong bunga. Like, hindi ka naman tanim lang ng tanim, di po ba? Hindi ka naman magtatanim kung tagaraw. Kung wala sa panahon din yun, tinitingnan mo rin yung timing. Nagmamadali yung tao, hindi mo na payagan na magkaroon ng oras sa kanyang gagawin, maiinis lang. Pwedeng marinig yung salita, pero hindi tatanggapin. At sa susunod, iiwasan ka na. Di lalong napatagal, di po ba? Pero hindi naman ibig sabihin, i-delay natin yan ng i-delay. But what we're talking about is, Spirit-led ang ginagawa. Hindi lahat ng gawang mabuti ay mabuting gawin, sapagkat ang mabuting gawa ay mayroon ding mabuting timing. Timing is nearly as important as the act itself. Kaya mahalaga yon. Even sa pagre-rebuke, may timing ang rebuke. Hindi ka nalang rebuke ng rebuke. Tumetsyempo ka. Tulad din yan ng mga anak na hihingi ng dagdag na allowance. Tumetsyempo. Hindi nalang basta-basta dahil baka ka ma-refuse. So, God speaks to us through the Holy Spirit. And God speaks to us through many other channels. Dahil ang Diyos ay Diyos, hindi pwedeng lagyan ng hangganan ang kanyang mga pamamaraan. Kaya sa Bible nga eh, pati donkey nagsalita eh.
Nagsalita ang donkey. Sabi niya, bakit mo ba ako ginaganyan? Sapagat yung donkey na sinasakyan ni Balaam, si Balaam kasi pupunta siya para bigyan niya ng sumpa ang Israel. Hindi naman yun ang mandate niya. Ang mandate niya, i-bless ang Israel. May magbabayad sa kanya na kalaban ng Israel. Babayaran kitang malaki, pronounce a curse on Israel. So sumakay ngayon itong Balaam na to sa kanyang donkey at patungo na siya dun sa magbabayad sa kanya. Mabuti pa yung donkey at nakakakita, nakita niya yung anghel na humaharang sa kanila na may dalang espada at tatagain sila kung sila'y magpipilit na dumaan. At yung donkey, gumilid-gilid, naipituloy ang paan nitong nakasakay dahil tumama sa bato, pinalo niya. Yung donkey ngayon, ayaw tumuloy, pinalo na naman niya. Hanggang finally, yung donkey na upo na lang. At nung pinapalo niya, sabi ng donkey, bakit mo ba ako pinapalo? At pagkatapos, nung kinausap siya ng donkey na gano'n, nabuksan ang kanyang mata, nakita niya na may anghel na may tabak. At siya nanlumo. Yung pala, tatagain na sila kung sila'y napalapit pa. Alam niyo ba na sa ating buhay hanggang ngayon, may mga anghel? Ang anghel ay hindi makaluma, uso pa rin yan. Tulad ng Diyos. At merong kumisang mga donkey sa ating buhay na parang pumipigil sa ating mga balak at tayo pa'y nagagalit. Pero yun pala kung hindi dahil sa pagpigil nila at sila'y nagagamit ng Espiritu upang ipahayag sa kanila ang kalooban ng Diyos na pigilin tayo, tayo'y galit pa. At madalas ganyan yung mga magulang. Tingin ng mga anak sa kanilang mga magulang, mga mini, Antichrist. Na, ang nanay ko naman, lagi nalang ako pinipigil, lagi nalang ako sinasaway, lagi nalang ako pinagsasabihan. Yun pala inire-reveal ng Lord. Kasi alam nyo, ang mga magulang, human parents, representatives yan ng Diyos sa ating buhay. Of course, they are not 100% right. They are not 100% holy. But when they exercise parental authority, that is delegated authority coming from God. At subukan yung huwag sundin at nakita nyo naman, we are surrounded by a great cloud of witnesses, by so many people na hindi sumunod sa magulang. Ano nangyari? Ano ang nangyari? Kaya nakikita natin yon. Para rin yun. Kung ang Diyos nagsasalita at nagpapakita doon sa buriko o sa donkey, di lalo na sa mga magulang na binigyan niya ng authority, dinelegate niya na alagaan, turuan ng mga anak. Di siyempre may kasamang authority yun. Pero akala mo naman, nagagalit ka pa pag pinipigil. Ganon din yung donkey. Pero alam niyo, mabuti pa yung hayop, nakakita ng anghel. Yung tao who was supposedly a prophet was so blind because he was blinded by greed. He was blinded by selfishness. Alam niyo po, isa sa mga pinakamalaking kalaban ng ating espiritualidad, yung gusto nating gawin. Oras na naisipan nating ito ang gusto kong gawin. At talagang solid na yung desisyon natin, at talagang gustong-gusto natin yon, kadalasan nagigitayang bulag. Tatapakan ng lahat, gagawin ng lahat, susunugin ng lahat, puputulin ng lahat, matupad lang yung gusto. Kaya mga kapatid, pakaingatan ninyo ang inyong mga gustong gawin. Treat your very strong desires with suspicion. Sapagkat madalas, yung ating mga adhikain ang ginagamit ni Satanas para tayo bulagin. Nakita nyo, kahit sa pag-ibig, pag sobra nang na-in love, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kung ano-ano na nangyayari. O gustong-gustong magkabahay. Kaya kahit ano nang gawin, makipagkagalit sa kapatid, makipagkagawa ng mana, wala, hahamakin ang lahat, magkabahay lang. Merong gustong-gustong-gustong makapag-aral, makatapos, talagang kahit ano, kuminsan may ipinagbibili na ang katawan para na lang makapag ganito at magawa yung gusto niya at magka-diploma. Hindi naman masama na makatapos, pero masama naman yatang itinda mo ang iyong sarili para ka na lang makatapos. Pero gustong-gusto kasi. Kaya mga kapatid, tatandaan natin ito. Anything na gustong-gusto mo, pwede yan na maging entry point ni Satan para tayo linlangin.
Tao rin yun. Gustong-gusto ko itong taong to. In love ako. Gustong-gusto ko itong alahas na ito. Gustong-gusto ko yung negosyong yun. Gustong-gusto ko itong bagay na ito. Papasok ang deception. Parang si Eve, titingin-tingin sa prutas, gustong-gusto niya. Kaya ano? May nagsalita rin dito. Ahas. Pero ang nagpasalita naman sa kanya, si Satan, hindi ang Diyos. Kaya kita ninyo, hindi ko mo nagsasalitang hayop galing sa Diyos. May deception. Beware of your desires. Your strong desires. The stronger the desire is, the weaker we get. Kasi nagiging sunod-sunuran tayo dun sa ating kagustuhan. So, God speaks through many, many other channels. And now, number two, God speaks with His people. Hindi lang siya nagsasalita sa atin, siya nakikipag-usap. Sabi sa 1 John 1:3, ipinahayag nga namin sa inyo ang nakita namin at narinig upang magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Ang pakikisama namin ay sama at sa kanyang anak na si Jesucristo. In other words, there is pakikisama. Sa pakikisama, two-way traffic. God speaks, but we can also speak to God and vice versa. God speaks with us through our fellowship with Him. Sa pakikisama natin sa Diyos, nakakausap niya tayo. Kung minsan may tao na iinis ka, pero minsan nakasama mo lang mag-outing, mag-picnic, hindi ka na nainis. Yung pala'y, kasi nakasama mo eh. Kaya lang napaka-limited ng aming pagkikita, laging sa ganitong sitwasyon, laging sa trabaho lang, kaya akala ko ganun siya. Pero nung makita ko yung ibang aspect ng kanyang pagkatao, nabigin ko na ma-appreciate. Kasi fellowship is important. And you know, for us to know God and appreciate Him, we've got to fellowship with Him. Napakahalagang aspeto ng pakikipag-usap natin sa Diyos at pakikipag-usap niya sa atin, yung fellowship. And that fellowship is prayer, devotion, quiet time. Yung tayo ay nakikipagniig sa Diyos. Wala pa akong taong nakita na gumawa ng malalaking error sa buhay na merong regular devotions. Yung patuloy na quiet time, araw-araw, pakikipagniig sa Diyos, pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagbubulay-bulay. Wala pa akong nakitang ganong tao na ang mga error ang dadami, sunod-sunod at ang lalaki. Paminsan-minsan, nakaka-error. Pero yung devotion natin sa Diyos, napakahalaga. Akala nung iba, ang mahalaga lang talaga yung, let's say ito, public worship. It's important. Gumigising tayo ng maaga kahit tayo puyat, maliligo ka, magbabiyahe ka ng malayo para maka-attend ng public worship. Pero saan ka? All throughout the week, handun lang yung Biblia, hindi maabot. Mauupo lang ng sandali o luluhod o tatayo o whatever para magdasal, hindi magawa. Pero pag Sunday, kaya magbiyahe ng isang oras to church, umupo ng dalawang oras sa church at magbiyahe uli ng isang oras pabalik. Pero yung araw-araw, 15 minutes, 20 minutes, hindi mabigyan. Mahalaga yun. Fellowship with God. So God speaks with His people when His people fellowship with Him. And God speaks with us as a friend and companion. Ano pa nang sabi sa John 15:15? Hindi ko na kayo tatawaging alipin pagkat hindi alam ng alipin ang gawain ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinawag ko kayong mga kaibigan sapagkat lahat ng nalalaman ko mula sa Ama ay ipinaaalam ko sa inyo. Anong ibig sabihin na nagsasalita ang Diyos sa atin bilang kaibigan? Nagsasalita siya out of love. Di ba pag may kaibigan kayo, nakabukas ang zipper ng inyong kumpare, lalapit ka. Pare, bukas ang zipper mo. Kasi kaibigan kay concerned ka. Kung hindi mo yan kaibigan na matalik, ano, sasabihin ko kaya o hindi? Ah, huwag na lang. Makakahiya eh. Pero dahil kaibigan kita, sabihin ko, alam mo, ano, sister, ang baho naman ang hininga mo. Nagsipilyo ka ba? Kaibigan kita, di siyempre sasabihin ko sa'yo,
Pinag-uusapan ka na ng lahat, pati lamok na lumilipad, pag nahingahan mo, lumalaglag sa sahig. Alam nga namang hindi ko sabihin sa iyo, eh kaibigan kita. Kaya ganun makipag-usap ang Diyos. Sinasabi niya ang totoo. Masakit, pero dapat malaman. Di po ba? Napakahalaga. Kasi kung hindi mo naman kaibigan, nangingimi ka, baka magalit pa yan. Pero yung tunay na kaibigan, sa magalit ka't hindi, sasabihin ko sa'yo na hindi bagay ang hairstyle mo, tigilan mo ang iyong kabuhungan na yan. Di ba? Pinag-uusapan ka na ng lahat. Pero pag hindi mo kaibigan, okay ba ang buhok ko? Okay. Pagtalikod mo. Alam natin yung ganun. Ang Diyos nangungusap bilang kaibigan. Ang kaibigan nagdi-disagree kasi yun ang tamang gawin. Kasi kung hindi kita kaibigan, agree na lang ako ng agree para gusto mo ako. Siguro meron akong gustong makuha sa'yo, kaya oo ko ng oo kahit kumapahamak para makuha ko yung gusto ko. Pero kung kaibigan kita, kung ang sinasabi mo ay kabaliwan, sasabihin ko ay kabaliwan yan, tumigil ka. Kahit ka pa magalit sa akin, hindi mo ako pautangin, hindi mo ako regaluhan, pero dahil kaibigan mo ako, sasabihin ko yan. That's how God speaks. Kaya huwag yung pinipili ang papakinggan sa salita ng Diyos. Ayoko nang sabi ng Diyos na yan. Ayoko niya, hindi kayo susundin. Ito lang ang susundin ko. Ito ayaw ko. Hindi pwedeng ganun. Nagsasalita siya para sa ating kabutihan. At mas ayaw nating sundin, mas dapat nating itanong sa sarili natin, bakit ko ayaw? Kaya napakahalaga, God speaks as a friend. And as a friend, God is frank. But God is also loving. Kaya mahalaga yon. So God speaks with us through His people and through other people. Kaya napakahalaga na nakikinig din tayo sa iba. Kahit hindi man nanampalataya, nagagamit ng Panginoon na magsalita sa atin. Kung yun ngang hayop na gamit tao pa ba? Kaya makikinig din tayo. Kung minsan, kinikritisize tayo ng iba, kapanayon natin halimbawa sa ating religion, ayaw na natin makinig. Pero for all you know, meron silang point. And most of the time, what non-born-again Christians say about born-again Christians, most of the time, what they say is true. Napaka-judgmental ang mga yan. Ang gayabang naman ng mga yan. Ganito at ganun. Kadalasan, totoo, hindi na lang natin nahalata. Kaya tuloy ayaw makinig sa atin ang mga tao. So God speaks through people. How should we react when God speaks? Nagsalita sa Biblia, nagsalita sa mga propeta, nagsalita sa mga teacher, mga singer, nagmi-minister sa atin, nagsalita sa pamamagitan ng mga events, sa pamamagitan ng mga hayop, sa mga kalaban natin, nagsalita rin, sa mga unbelievers, nagsalita rin. Anong dapat nating reaction? Unang-una, be thankful. Salamat at kinakausap ako ng Diyos. Kung hindi niya ako kinakausap, yun ang dapat ako malungkot. Kaya kung kinausap ako, kaya pinagalitan ako o pinuri ako, salamat. Kaya kahit sa Word of God, spoken through teachers, through the Bible study, through the pulpit, natamaan kayo ng husto, kayo'y dugu-duguan, bugbog-bugbog, pasapasa, nalalabas sa pintuan na yan, salamat at binugbog ako ng Diyos. Kasi parang mga anak na gumagawa ng mali, hindi pinapalo. Di ba, mga magulang, pagkapalo sa anak, o ba't ka pinalo? Sabi ng bata, kasi love. Totoo yun. Kasi kung hindi mo mahal yung bata, alam, anak ng kapitbahay, hayaan mo nga siyang tumulay sa mga live wire ng Meralco, ano nga ba? Pero kung anak ko yan, papaluin ko yan at sasaktan ko yung palo na yan ng matandaan niya at na huwag na niyang gawing uli. Buti brown out nung tumulay siya. Kung hindi, di po ba? Pinapangalo ka dahil mahal ka eh. Kaya kung nakarinig tayo ng salita, talaga ang sakit. Ako yata pinaparinggan ng pastor na ito ah. May mga ganun eh. May nagsabi kaya sa kanya. Sabi mo pa sa katabi mo, sinabi mo pa sa kanya. Bakit ako ang tinutukoy niyan? Hindi po ganun yon. The Holy Spirit does it. Alam nyo, pag tinamaan kayo ng salita ng Diyos, napaka-special nyo naman para yung iba, 300 people, yung 299, props, kayo lang pala gustong kausapin ng pastor. Di, sarilinin na lang kayong kausapin, di po ba? Pag tinamaan kayo, hindi kayo pinatatamaan, ang Spirit nagsasalita sa inyo. Kaya, salamat. Biruin mo, ako isang tao lamang na nagkakamali eh.
pag-uubusan ng Espiritu ng Diyos ng oras na kausapin? Salamat. Sabi nga sa Bible, you must be thankful. A wise man is thankful when he is rebuked. Pag nasabihan kang, ang pangit naman ang kulay ng damit mo, hindi bagay sa'yo. Talaga? Thank you for telling me, ha? Git ka lang. Wala kang pake. Hindi mo ako pala nun. Yung mga sagot yan ng mga ano, hindi wise. At alam nyo yung Tagalog sa hindi wise, di ba? Pero pag matalino, napintasan mo, ah, talaga? Thank you, ha? Mananalamin ka uli dahil baka nga inggit lang. Di ba? So, titingnan nyo. May point yata siya, hindi nga yata bagay. So, salamat. Ang taong matalino, nagpapasalamat pag kinokorekt. Ibig sabihin, may concern sa'yo. Kasi kung walang concern, di na lang kita i-correct. Bahala kang magkalat sa buhay mo. Be thankful. Another reaction dapat, when God speaks, really listen. Makinig ng mabuti. Sabi sa 1 Samuel 3:10, lumapit ang Panginoon at tumayo roon. Tulad noong una, tinawag niya siya, Samuel, Samuel. Ibig sabihin, hanggang ngayon, tumatawag ang Diyos. Tumatawag. Konti lang kasi lumilingon, konti nakikinig, pero tumatawag pa rin siya. At ano pa pong gagawin natin pag may narinig tayong salita ng Diyos? We process the Word of God. We filter through Scripture. Kasi baka nga panaginip lang, baka hindi ka lang naligo, kaya akala mo prophet ka, binangungot ka lang, kaya akala mo ganito ang leading. So, ipagdarasal, pag lilimi-limiin, at isusukat sa Biblia kung nakahulma, kung kasya, kung lusot, pag hindi, ay nako, imahinasyon ko lang. We should process yung sinasabi nating salita ng Diyos. At ang processing na binabanggit ko po mga kapatid, processing sa salita ng Diyos, hindi dun lamang sa traditional interpretation of the Word of God. Because there are times when what we are being fed with, when what we hear and what we think is the Word of God, is not the Word of God, but other people's interpretation of the Word of God. At maging sa mga traditional, evangelical, Protestant, whatever churches, kailangan patuloy pa rin tayong nagbabantay. Baka naman itong stand ng aming congregation, baka naman itong stand ng aming local church tungkol sa ganitong teaching ay interpretation lamang at hindi talaga ito yung scripture itself. Pwedeng mangyari yun eh. Katulad nga ng lagi ko pong binabanggit pag marami kong kausap ng mga kapwa natin, pastor, at napag-uusapan yung statement of faith ng church. Na talaga nagpapatayan kung minsan yung board, nagkakalaban-laban, nagkakahati-hati yung church dahil dun sa isang provision ng statement of faith. Ang lagi ko pong ipinaalala, the statement of faith is not the Bible. It is only our interpretation of the Bible. So our interpretation may be correct, but it can also be wrong. Kaya kung hindi ko mo nakalagay sa statement of faith, susundin mo na 100% and blindly as if it were the Bible itself. Kasi may mga taong nag-meeting, hoy, gumawa tayo ng statement of faith. O ano bang attitude natin tungkol sa baptism? Ano bang attitude natin tungkol sa ganito, tungkol sa ganon? O sige, gagawa tayo. Sa amin, ang baptism kailangan lamang para totoong totoo, tagos hanggang ugat, iniksyon. Tapos hahanap sila ng mga verses para supportan yon. O next, o anong attitude natin sa Lord's Supper? Ha, sa Lord's Supper, ang tama lamang dapat nating kainin ay puto bumbong. Nakalagay doon. So, teka ba, baka interpretation naman ito. Eto ka ngayon, 3-4 generations later, eto na, naka-carved in stone ang statement of faith. Nakatali ka na, yun na ang sinusunod mo. Eh, yung pala, tao lang ang gumawa nun eh. Di po ba? Hindi ko naman sinasabi ngayon na huwag yung sundin na inyong mga statements of faith. Pero hindi ko mo statement of faith to be treated as the Bible itself. Dapat i-review. Baka naman yung mga matatanda na gumawa nito noon with all their best intentions, eh merong limited scholarship noong panahon na ginawa nila. Di po ba? Kaya review, review. Process. At pag na-process na natin,
pumasa na sa salaan ng scripture na ipanalangin na there's only one real, correct reaction left. Obey. Obey the Word of God. When God speaks, He speaks to be obeyed. Marami kasing magulang, sabi sa bata, huwag mong hipuin yan, pero hinihipo. Huwag mong hipuin yan, hinihipo pa rin. Ang batang ito, napakapilyo. Bakit pa kayo nagbawal kung hindi kayo susundin? Ngayon, hindi naman pala kayo seryoso, pwede naman pala kayong hindi sundin, huwag nyo nalang ipagbawal. Pero pag ipinagbawal nyo, magpalit na kayo ng pangalan, dapat kayo masunod. Ngayon, kung hindi kayo willing makipagpalit ng pangalan, hindi kayo willing to go all the way to implement your rules, don't make the rules. Rules are meant to be obeyed. Kaya nga dapat sa pamilya, sa church, kahit saan, konti lang yung rules. Para hindi naman kahit saan katumingin, hindi na pwede lahat. Para naman makagalaw ang mga tao, pero yung mga bawal, kahit anong mangyari, bawal yun. Ganon din ang salita ng Diyos. Di po ba? God speaks to be obeyed. Hindi pwedeng sabihin ng Diyos, huwag kang mangalo niya. Nangalo niya ka. Huwag kang mangalo niya. Nangalo niya pa rin. Napakapilyo naman ang batang ito. Bahala ka lang nga. Hindi dapat ganun. Di po ba? Kaya umusisibating kita ng kidlat. Dahil di ka sumunod eh. Dapat ganun. So God speaks to be obeyed. Kaya mga kapatid, pag nagsalita sa inyo ang Diyos through a Bible study, through a message, through a song, nakuha niyo yung message, sundin niyo. Dapat sundin. Ano po ang sabi sa Proverbs 29:1? Ang nananatiling matigas ang ulo, matapos ang maraming saway, ay di magtatagal at pagkawasak niya ang daratal. Sabi sa English version sa NIV, He who remains stiff-necked after many rebukes will be broken beyond repair. Tandaan nyo yan, Proverbs 29:1. Sinasaway ka, hindi ka nakinig. Sinaway ka uli ilang beses, hindi ka nakinig. Ang kasunod, you will be destroyed beyond repair. Bible lang may sabi niya. Hindi sasabihin ng Diyos na napakapilyo, bahala ka lang nga. Hindi ganun. He who remains stiff-necked after many rebukes will be destroyed beyond repair. So all in all, brothers and sisters, God speaks to His people. God speaks with His people. God speaks through His people. Beware of satanic deceptions. And when God speaks, His people should be thankful, should listen, should process, and then obey. Listen, and listen well. And listen in order to obey. Ang sabi sa Matthew 4:4, sabi ng Panginoong Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun ang tunay na buhay. Tunay na pinanggagalingan ng tunay na buhay ang salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Man lives on every word that comes from the mouth of God. So ang tanong, kinakausap po ba kayo ng Diyos? Siyempre. Huwag kayong magmaang-maangan. Huwag tayong magpatay-malisya. Huwag tayong magpanggap na hindi nadirinig, parang batang naglalaro. Sabi ng nanay, alika, kunwari hindi nadirinig. Kasi gustong ituloy ang kanyang ginagawa. Kung human parents, dapat sundin, lalo naman ang ating spiritual parent. God speaks to you. Right now. Even now. So ang akin pong pamanhik sa inyo, don't ignore what God is saying.